So, importante, umipikto pa rin yung inisipin natin. So, ano nga ba ang inisipin natin dito? So, yun po ang importante na panoorin po natin. Good morning na po siyang lahat. Kamusta pa kayo ngayon? So, medyo matagal pa ako na hindi po nakapag-upload sa channel ko dahil sobrang busy ko po ngayon. So, ngayon ay October 17 na po ngayon. Kamusta po kayo? 2021 ngayon. Okay, Sunday po ngayon. Okay, so, kamusta pa kayong lahat? Okay, so sa lahat ng mga kaibigan ko dito, sa lahat ng mga nag-support, nag-like, nag-subscribe, nag-comment sa channel ko, na-miss ko po kayong lahat. Oo, kamusta pa kayo? Sana palagi pa kayo nandyan sa mabuting kalagayan. Okay, so bago ko pagpatuloy yung aking topic ngayon, sana huwag niyo po kalimutan na isubscribe yung channel natin para support niyo po sa rin po sa akin, at saka pindutin niyo po rin yung notification bell para always po kayo updated, saka pwede po kayo mag-comment, no? Saka pwede naman po yung mga ads, wag po natin at skip kung okay lang po sa inyo. Okay, so ngayon, ang i-share na video ko sa inyo, gusto ko lang i-share po sa inyo, ipakita ko lang sa inyo. Ito po yung aking, dito sa likod ko, ito po yung tinatime ko dati ng talong. Kung nakita nyo po yung aking mga talong na tanim, yung last month, ilang month na po nakalipas, basta ngayon taon lang, no? Kung nakita nyo po kung paano magtanim ng talong, step by step, paano mag-seedlings, paano maglagay ng fertilizer, step by step din. So, panoorin niyo lang po. I-search niyo lang po yung pangalan ko, John Libby, tsaka hanapin niyo lang po yung video ko. O pwede ilagay ko yung description dito sa taas. Kung saan nalabas to, ilagay ko lang para pag matapos niyo po panoorin yung video ko, ay ito na ang sunod na panoorin niyo kung paano magtanim ng talong, magseedling step by step, okay? So, dito sa likod ko, kung napansin niyo rin, ito po ay madamo na po siya. Kung napansin niyo rin po yung mga damo ay medyo brown na po yung kulay. Okay? So saka parang namatay na po. So ang ano dito, dahil makapal po ang damo dito, so ang ginawa ko talaga dito, para kasi mahirap po pasukin ang kapal ng damo talaga. Dati kapal ang haba. Tapos ang ginawa ko ay inisprayan ko lang ng pamatay ng damo. So, hindi ko alam kung maka-apekto sa lupa. Importante, in-explain lang ko, sinubukan ko lang, pero okay na po yung epekto. Tapos naka-plat naman po yung plat natin, naka-cover ng plastic mold. So, tingnan po natin yung mga damo. Pakita ko sa inyo yung resulta na in-sprayhan ko po ng pamatay ng damo. So, ito na po yung mga damo na in-sprayhan po natin, no? Patay na talaga siya, no? Effective naman po yung ginamit natin. Tingnan po natin, no? So, isprayan po natin ito. Bali, 1 month na po ngayon. Kasi September 16 kami nag-spray dito. Ngayon ay October 17 na po. So, 1 month na po siya, no? So, ito po, no? Lahat ng uri dito ng damo ay namatay na. Oo. Namatay talaga siya. So kaya lang yung pag-spray namin dito, yung time na yun ay nag-spray kami ng hapon, tapos manda mga alas 5 ng hapon din, kasi mga alaw na kami nag-spray ng hapon afternoon, tapos pagkagabi alas 6 or basta pagsapit ng gabi ay umulan. So parang nawas atong iba, pero importante, umipikto pa rin yung in-spray natin. So ano nga ba ang in-spray natin dito? So yun po ang importante na panoorin po natin. So, patuloy po tayo, no? Mga farmers, patuloy po tayo ngayon. Matagal tayo rin nakapag-upload dahil medyo nawala po yung ads natin. So, inayos ko muna yung channel ko. So, sana bumalik na po yung mga ads natin. So, medyo mainit na po yung panahon dito. Alas 8 lang ng umaga ay sobrang init na po ng panahon dito sa lugar namin dito sa Leyte. So,
patuloy po natin topic natin ngayon. So ang topic po natin ngayon, ang main topic po natin ngayon, ito po ay sinasabing mabisang pamamatay ng damo. Ano nga ba ang mabisang pamamatay ng damo? Herbicide na selected. So ibig sabihin, ang ginamit po namin dito na pamamatay ng damo, ito po ay isang uri ng herbicide, no? Ang herbicide po ito na non-selected. Ibig sabihin, herbicide na selected, kahit anong uri ng damo ay kayang patayin, no? Yun po ang sasabing non-selected. So kung nakita nyo po, lahat ng uri ito ay namatay, kaya lang yung iba, kasi hindi ito masyado puruhan. Oo, kaya hindi talaga siya nabubulok. Pero siguro, unti-unting mabulok to paglipas ng ilang panahon, no? Siguro, ngayon, after 1 month, bulok na yung iba. Oo. Pero yung iba, mayroon pang hindi masyadong magreen pa yung kulay. Pero 95% talaga bulok na po yung damo dito. So yung ipakita ko po sa inyo, so itong ito po yung ginamit ko na pang-spray ng herbicide. Pero katotoo lang, itong ginamit namin na pang-spray ay hindi ko po ito rekomenda sa inyo. At saka kasi parang i-share ko lang po sa inyo kung ano ba talaga ang herbicide na ginamit ko dito para pamatay ng damo, dahil ang kapal po ng damo ko dito kasi tatamnan ko po ito bukas o this week or ngayon linggo ay tataniman ko na po ito ang bell pepper, kasi yung seedlings natin medyo mahaba na po, saka sweet pepper. So ito po yung herbicide. So ang herbicide, ang pangalan po ng herbicide na ginamit natin ay ito po ay sinasabing rub out. Ito po yung rub out, rub out po siya. So rub out, sinasabing non-selected, no? So lahat ng uri ng damo ay kayang patayin nito. So ang rub out, ito po, rub out ay 480 SL. So yung SL siguro soluble liquid, o hindi ko alam, nakalimutan ko ng meaning nito. Ibig sabihin, basta pag may nakalakay dito, yung iba SP, yung iba katulad nito SL, yung iba WP, tapos may number, nakalimutan ko. Yung basta may mga ibig sabihin niyan. Rub out is water's soluble herbicide applied as foliar spray. Okay, it's provide a complete control of perennial grasses, broadleaf weeds and seeds as well as annual weeds or registered crops. Its non-crop uses include reforestation areas, the rice leaves, drainage, the ditches, irrigation canals, and around fish ponds, field boundaries, roadside, fence rows, railroad yards, around buildings, golf courses, and memorial park. So, kahit saan po ay pwede po natin gamitin yung rub out. Nahirapan ako sa pagbasa dahil English po yung nakasulat dito. So, ito po, crops registered. Ito po dito may nakalagay. Mango, banana, coffee, cacao, rubber, oil palm, nutrient, coconut, sugar cane, and vegetables. Crops registered. So, sa weeds naman controlled. Grasses, morning glory, deep flower, weeds, spindle top, colopogonium, hairy bigartix, tropic agiratum kogon, shade condition, open condition, most paragis, talahib, fern, shade condition, and annual weeds. Okay, yun po mga sinasabi dito. So pag mag-spray po dito, so marami pag basahin. Kung pag bumili, ito po ay mabilis sa mga suking tindahan nyo, sa mga agri-supply. So kung bumili po kayo nito, mabili lang po ito sa mga tindahan nyo. So saka, kung gamitin po natin to, kung paano natin gamitin, so bali, sa isang sprayer is 16 liters po na tubig, di ba? 4 na galon. So lagyan lang natin ito ng isang lata ng sardinas. Yung sardinas na maliit lang, isang lata yung ilagay natin, ihalo sa tubig. So yun po ang spray natin. So inulit ko lang, ang rub out po, ito po ay non-selected herbicide. So hindi ko po i-recommend sa inyo, hindi ko po to parang in-endorse, hindi ko po to parang i-promote. So
walang promotion dito. I-share ko pala sa inyo yung aking experience. Hindi ako mag-share dito. Hindi ako mag-share dito or mag-share ng ibahagi or magbahagi ng aking karanasan pag hindi po epektibo. So nakaya naman po sa inyo. So ngayon dahil epektibo po yung ginawa natin, so kaya i-share ko sa inyo. So maraming salamat sa inyo lahat. Sana huwag rin po kalimutan na mag-subscribe, mag-like, mag-share sa YouTube channel ko. Patuloy lang tayo lumalaban sa kahirapan. Okay, so hanggang dito na lang yung video natin. Bye-bye sa inyo lahat. Thank you for watching.